nakalagay rito, Papa, Mama, Kabusiness, Papa Deans, Kuya Botchok. Lubos po akong nagpapasalamat sa inyo sa lahat ng mga pangaral nyo, mga payo po ninyo, kahit na ako po ay naging pasaway, makulit, matigas ang ulo, ay nandyan pa rin po kayo sa tabi ko, laging nakaagapay sa akin. Gusto ko po sana na mabasa rin po ito ng mga kapatid ko po na kagwang. Gusto ko po sana humingi ng pasensya sa mga taong sumusuporta at nagmamahal kay Papa at Mama Kabusiness, lalo na po sa lahat ng family Kabusiness at kay Papa and Mama. Sorry po. O nagsinungaling ako sa inyong lahat. Sana po mapatawad niyo po ako sa kabila ng lahat ng aking pagkakamali, at sorry din po kung aalis po ako. Nahiya na po ako sa inyo. Napapansin ko po na parang sobra-sobra na po ang pagkakamali ko. Kaya po naiisip ko po na umalis kasi po, kasi para ako po ay makapag-isip-isip po ng maayos sa mga ginawa ko pong pagkakamali. Sorry po ulit. So ito yung kanyang sulat. So sulat kamay niya po ito eh. Mga Kabusiness, baka samantalahin ko itong pagkakataon na to. Kung po pwede po sana, lalambing ako sa inyo. Supportahan niyo po si yung Anime Reactors TV. Solid Kabusiness po yan. Tapos sa po kasi siya, bedridden na po, mga Kabusiness. So sa pamamagitan ng pagbablog, awa ng Diyos nga, na-monetize na siya. Nagkakaroon siya ng kaunting revenue. Kaya maliliit lang kasi yung views niya. Baka pwede po suportahan natin si Anime Reactors TV. Yan. Pero bedridden na po siya. Kaya mapapansin nyo yung character, yung at least na mukha niya, pinapakita niya. Cartoon character. Portal po natin yan, Anime Reactors TV. Hello guys, mapagpalang araw po sa ating lahat, reaction video ulit tayo guys. Sa araw na ito ay pag-usapan naman natin itong si Aldrin. Si Aldrin guys ay yung parking boy sa McDo na tinulungan nila Kabusiness at kinupkop at itinuring na rin nilang anak. Pero sa latest vlog nga po ni Kabusiness ay bigla nga daw pong umalis itong si Aldrin ng walang formal na pagpapaalam. Pero may iniwan naman siyang sulat na humihingi siya ng pasensya sa mga kapatid niyang kagwang at ganun din sa buong family Kabusiness. Humingi siya ng pasensya sa pagiging makulit at katigasan daw ng ulo niya. At ganun din sa pag-alis niya nang wala nga pong formal na paalam, kesyo mag-iisip-isip muna daw siya sa mga nagawa niyang pagkakamali at pagsisinungaling. At nagpasalamat din siya sa lahat dahil sa mga pagpapayo at pagmamalasakit sa kanya ng buong team Kabusiness. At matapos ngang basahin ni Kabusiness ang sulat ni Aldrin ay kaagad nilang hinanap ito at nagpasya din silang ipaalam sa mga umampon kay Aldrin ang ginawa nitong pag-alis ng walang paalam. Alam nyo guys, sa tingin ko nayaya ito ng barkada niya, lalo na nga at may cellphone na siya. Madali na lang na makipag-ugnayan sa kanya ang kanyang mga barkada. Sa tingin ko, dahilan na lang niya yung mag-iisip-isip muna siya. Kasi kung totoong yun, mag-iisip-isip lang ang dahilan niya. Di dapat doon siya tumuloy at nagstay sa tita niya na umampon sa kanya at doon niya pinag-isipan kung ano ang mga gumugulo sa isipan niya. Pero ang siste ay sa barkada siya sumama. At batay sa tita niya ay nagchat sa kanya yung isang pamangkin niya at sinabing umuwi nga daw doon sa kanila saglit si Aldrin, pero umalis din agad at may kasama nga daw itong bakla na barkada, at sakay daw ang mga ito ng motor. Kaya para sa akin ito yung dapat unahin ni Aldrin na baguhin, yung umiwas sa maling barkada. Bakit ko nasabing mali? Una guys, kung mabuting barkada o kaibigan ang sinamahan ni Aldrin,
Dapat sana isa siya sa mga ngaral kay Aldrin na wag nang umalis kay Laka Business dahil naandoon na ang maganda niyang future. Kung mabuti kang barkada o kaibigan, mas magiging masaya ka kung nakikita mong nasa maayos na kalagayan o sitwasyon ang kaibigan mo. At ikaw ang unang-unang pipigil sa kaibigan mo kung naiisipan nitong gumawa ng maling hakbang. At siguro naman hindi mangmang yung kaibigan ni Aldrin para hindi niya maisip na malaking mali ang ginawa ni Aldrin na pag-alis kay Laka Business. Pero batay kay Biday ay mukhang sinundo pa si Aldrin nung barkada o kaibigan niya sa hindi kalayuan sa bahay ni Laka Business, kasi nakita ni Biday na dumaan dun sa lugar nila si Aldrin na may kaangkas sa motor. Nakakapanghinayang lang guys dahil nakikita na natin na napapaayos na itong si Aldrin kay Laka Business, pero dahil sa barkada ay ito nga umalis itong si Aldrin nang walang formal na pamamaalam kay Laka Business. Sana nga matauhan si Aldrin at maisip niya ang malaki niyang pagkakamali na nagawa, ito nga ay ang pag-alis niya sa poder ng Ka Business family. Sana wag siyang magpabulag o tuluyang magpadala sa panandali ang saya na nakukuha niya sa piling ng kanyang mga barkada. Mas maisip sana niya yung maganda niyang kinabukasan kung hindi niya sasayangin ang ibinigay sa kanya nila Ka Business na pagkakataon. Sana hindi pa huli ang lahat bago niya maisip ang tama. Dahil sobrang nakakapanghinayang. Siya na ang nilapitan ng swerte na bitbit nila Ka Business, pero mukha siya pa yung lumalayo sa swerteng yun. Kaya sana Aldrin, magising ka sa katotohanan na yung barkada panandali ang saya lang ang dala niyan sa'yo. Pero yung ibinigay sa iyo na pagkakataon nila Ka Business panghabang buhay na yan kung papahalagahan mo lang yan. Kaya sana hanggat hindi pa huli ang lahat maisip mo na kung ano ang tama. At sa mga barkada ni Aldrin, sana mapanood nyo ito. Kung totoo kang kaibigan ni Aldrin, dapat ikaw o kayo ang mangaral at pumigil kay Aldrin na gumawa ng hindi tama. At dapat kayo mismo ang magtulak kay Aldrin patungo sa tagumpay niya sa buhay. Yun ay kung totoo niya kayong kaibigan, dahil ang totoong kaibigan ay may malasakit sa kanyang kaibigan. Kasi kahit gaano pa kadeterminado sila Ka Business na tulungan si Aldrin, ay wala silang magagawa kung si Aldrin mismo ang gumagawa ng dahilan para mawala ang tulong na ibinibigay sa kanya nila Ka Business. Kahit pa sabihin natin na totoo ang hinala nila Ka Business na membro ng LGBT itong si Aldrin at nahihiya siyang sabihin kay Laka Business ang totoo, hindi pa rin siya dapat umalis ng walang paalam. Kasi kung LGBT naman siya, wala namang masama doon. Ang pagiging LGBT ay hindi sakit at sa tingin ko ay hindi dapat ikinahihiya. At si Ka Business na rin ang nagsabing kahit ano pa ang kasarian ni Aldrin ay walang problema sa kanila yon. Pero paglilinaw lang po, hindi ko po sinasabing talagang LGBT si Aldrin. Kundi halimbawa lang po yun. Dito natin makikita kung gaano kalawak ang pangunawa nila Ka Business, kaya Aldrin, mag-isip-isip ka na bago pa mahuli ang lahat, huwag mong sayangin ang napakagandang oportunidad na ibinibigay sa iyo nila Ka Business. Paano guys, hanggang dito na lang muna ulit po, at shout out kay PLC Vlogs at Ka Barangay Official. At muli, maraming maraming thank you po sa patuloy na nanonood ng aking mga video. God bless po sa ating lahat.